siya na yung nawawala ng kaibigan. Alam kong mahirap paniwalaan, pero ako si Rodora. Pinamanahan ako ng maraming pera ng dati kong amo. Pinabago ko agad yung mukha ko. Pinalitan ko yung pangalan ko. Tapos pinalitan ko yung pagkatao ko. Pwede na kami? Sorry kung hindi ako nagpakilala sa'yo. Best friend tayo, di ba? Protektahan kita. Tatago akong sigurado mo. Morning! Good morning, good morning. Teka, di pa nga tayo nagbubukas. Mukha na kayong mga nalugi. The food is tasteless. Ambiance is poor. May kinalaman ba kayo dyan? Akala ko ba sa inyo nanggaling na wala ka ng pakialam sa kanya? Mabuti niyon habang maaga, at least nakikita mo kung gano'ng kaluso yan, Jerome. Paano kung may ibang lalaki si Giselle? Di ba naman ho yung suot ko issue na ngayon? Saan ka ba talaga pupunta, Giselle? Meeting ako. Excuse me. Sinong ka-meeting? Napakasinungaling nagsulat nito! Masarap kaya magluto si Jerome. Baka sila yung may problema sa mga panlasa nila. Sabi ko na nga ba, dapat di ko na yung pinakita sa'yo eh. Pero teka, ba't siyang OA ng reaction mo? Akala ko bahay mo ng kaibigan yan. Oo, hindi ko na nga siya kaibigan. Pero kilala ko naman si Jerome. Alam ko na magaling siya magluto. Kaya hindi niya deserve yung mga review-review na yan. Sinungaling sila. Anak. Pangit ba? Nay, handa ka na ba? Lika, Elsa tayo. Oo. Oh. Ah. Ato! May dress code? Ah, hindi ako nasabihan. Ba't pareho kayo nakaitim? Eh, libing ni Mang Ruben ngayon. Ha? Libing agad? Kamamatay lang? Libing agad naman? Anyari? Eh, wala naman kasi siyang kamag-anak, kaya hindi na namin patatagilin. Ah, ganun ba? Eh, gusto niyo may backline ladies? Alam mo, trabaho ko yun dati. Sila naman itong padre ko eh. Hindi lang naman siya yung food critic sa Pilipinas. Ayun! Pwede naman akong mag-imbita ulit din yung makakain niyo. Oh, shit, pag inimbita niyo ba sila, sigurado kong magugustuhan nila yung pagkain natin. Sigurado yun! Kaya siguro kung hindi siya sasakay, kakakasin ng mukha natin. At ang mabok! Ay, magbukas na talay! Oo nga, isa ko. Kaysa sa gumanyang ka, paghandaan na lang natin isang damakmak na pupunta dito. Okay? Buhari, di paghandaan. Sige na! You know, I think he's taking that review really hard. So you want to go there and comfort him? Alam mo, sana lang walang kinalaman si Lola dito. One thing's obvious. You still care about Jerome. Allison, hindi naman kasi ganun kadali mawala yun. Eh, gusto mo pa pala siya eh. Bakit hindi mo puntahan? Teka, bakit ako ang pupunta sa kanya? Kung gusto niya talaga, edi siya ang pumunta dito. Siya ang lalaki. Oh, pride nga naman. Pero yung isa, ako, walang pride. Kakaliwa. Hi, girls. It's a beautiful day for a drive. I got a new car last week eh. So, sana mag-joyride. Sama kayo. Tara. Ay, may gagawin kasi kami ni Allison. Ha? Huh? Ano gagawin? Huh? Oh, yeah! May pupuntahan na pala kami. Sorry, next time. Yeah, maybe next time, Ryan. Bye! Okay. Ingat! Bye-bye! Kuchi. Hali na. Hindi. Alas 12 na. Magsisimula na magdatingan yung mga tao. So, Ay! Mabuhay! Welcome to Jerome's Kitchen! Pwede pong mag-isiya? Balado? Ay, ba't tubig eh? Sorry, under construction. Oh, paano ka? Ingat ka na lang ha? Ingat po. Sige na, lakad na. Eh, sana po eh. Kasi isip nung pag-anong-ganon. Baka talaga? Ikaw! Nawirduhan eh. Ano ba yun? May restaurant bang gumagano yung mga tao? Ikaw gagawa, tapos ngayon kukutsay mo sarili mo. Tama na.
Giselle, okay ka lang ba? Okay lang ako. Napatawad ko ng itay. Pwede bang samahan niyo muna ako? Gusto ko may kasamang pamilya ngayon eh. Okay lang po. Wala din naman kaming gagawin mamaya eh. Bakit di niyo po subukan ang Jerome's Kitchenette? Marami po kaming mga lunch specials na siguradong masarap at mura, sir. Apo, sir. Masarap po sa Jerome's Kitchenette. Masarap po dito, garantisado. Ay, kain na po kayo. Ay, mama. Jerome's Kitchenette po. Ay, ito. Hello. Ay, kuha ko ito ba yung Jerome's Kitchenette? Ay, good afternoon. Opo, dito po. Tuloy po kayo. Ayoko nga. Nakasulat sa dyayo na pangit ang mga pagkain nyo dito. Halika na. Kabila nga tayo. Alo, kung chubby to, ha? Ano? Ganun-ganun na lang? Tatanong. Ay, ma'am, hello po. Jerome's Kitchenette. Uy, Hoy Chong. Jerome, saan pupunta? Ay, sir, kanya. Ay, sumubo ka agad. Salamat, ha. Sinamahan ninyo ako. Parang kasi kaya mapag-isa ngayon. Ako, Ma'am Giselle. Kami po dapat na yung magpasalamat sa'yo kasi kung hindi tayo sa'yo, baka hindi kami nakakaan dito. Saka hindi ka naman namin talaga iiwan ngayon pa ba? Saka kahit iba na itsura mo at iba na pangalan mo para sa'kin, ikaw pa rin ang best friend kong si Rodora. Kaya kung kailangan mo kami, nandito kami para sa'yo. Ako rin po. Alam mo, mahabang panahon na wala akong mapagsabihan ng sikreto ko. Oo, marami akong kaibigan, pero hindi naman sila totoong kaibigan. Tsaka hindi naman nila maiintindihan. Kaya masaya ako, Perlita, na alam mo na totoo. Alam mo na na ako ito. Kasi ngayon, meron ng taong totoong nakakakilala sa akin na tanggap ako kung ano. Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Kailangan mo pa talagang pakabain at patagalin bago mo sabihin sa amin yung totoo. Sige, anak. Kain na kain. Oh, Romy. Paabuti mo naman yan kahit isang linggo, ha? Alam mo naman, ang hirap kumita ng pera ngayon, lalo pat bago yung restaurant ni Jerome. Ewan ko ba sa batang yan kung bakit umalis dito? Okay na eh. Dapat pinanindigan niya si Darlene. Binuntis niya dapat para walang kawala. Ano ba naman yung iniisip mo? Bakit? Yun naman dapat eh. Eh di sana magkasama ngayon sila, di ba? Hirap si Romy. Sino nga ako? Aida, babalik na ba dito sa resort si Jerome? Hindi na babalik dito si Jerome. May sarili ng restaurant yung anak ko. Asus. Eh, palpak naman yung restaurant niya eh. Ayan oh! Oh, tingnan mo. Oh, saan mo dadalhin yan? Diyaryo ko yan, Aida! Ibalik mo sa akin! Ito na yung parang naging therapy ko eh. Ting malungkot ako. Shopping na mag-shopping. Kung meron nga pala kayong gusto, ha? Kahit ano, Marilyn. Perlita, kumuha lang kayo, ha? Ay, naku, hindi na. Huwag mo na kaming bilhan. Hindi naman kailangan. Huwag kayong mahiya. Kaya ko naman bayaran, eh. Tsaka, pera lang naman yun. Aani mo naman yung pera kung hindi ka makakabili ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Nga pala, Perlita, meron sana akong gustong sabihin sa'yo, pero huwag ka magalit, ha? Oh. Eh, kung gusto mo, ayusin natin yung mukha mo. Pwede kitang i-refer dun sa doktor na gumawa ng mukha ko. Magaling yun. Ako, Ma'am Giselle, si nanay, hindi na kailangan ng ganun kasi para sa akin. Si nanay ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Naku, binola mo pa ako. Hindi kita binabola na yun. Tingnan mo nga, oh. Magkumukha nga tayo, para sa tayo maganda, oh. How's your food? As you can see, bago ang menu natin. Kasi, nagpalit ako ng chef. And this time, mas magaling. Enjoy your food. Thank you po. Oh, kain lang ng kain. What do you like to order?
Ikaw ba may gawa niya? Pasensya ka na dito sa anak ko, ah. Talaga, dalaga na, pero parang batang ish talaga, eh. Pinadamay pa ako. Cute niyo nga tingnan, eh. Talagang close na close kayo, no? Alam mo, pag tinitignan ko ang si Marilyn, naaalala kita nung mukha mo pa si Rodora. Pero ang ibig ko sabihin, kamukha mo rin naman si Darlene dahil pareho kayong maganda. Buti nga po, hindi nagmana sa inyo si Darlene. Hindi po ang ibig kong sabihin. Ano yun? Okay lang. Buti nga, malakas yung dugo ni Siggy. May itatanong sana ako sa'yo. Pero ito'y natatanong ko lang din naman dahil best friend kita. Kaya sana huwag ka rin magagalit sa akin. Napapansin ko lang kasi kahit nung maliit pa si Darlene, parang malayo ang loob mo sa kanya. Kaya yung bata tuloy, naghihinanakit sa'yo. Nakakwento nga niya sa akin nung yayapan niya ako na nainggit daw siya. Napapansin pa nga daw niya na parang mas malapit ka pa kay Marilyn kaysa sa kanya. Eh, bakit nga ba ganun? Parang hindi mo tuloy mahal yung bata. Miss? May size 1 ka ba nito? Ano naman ang pakialam ko kung talagang bulok ang pagkain ng anak-anakan mo? Sumusobra ka na! Wala na nga dito si Jerome! Sinasabotahe mo pa! Ikaw ang sumusobra, baka nakakalimutan mo kung sinong kaharap mo. Ako ang nagpapalamon sa'yo. Alam ko kung sino kinakausap ko. Kilalang kilala kita. Ilang taon na ako nagpapaalila sa'yo, pero ngayon, hindi na. Ayoko na! Ayoko na dito! Sama-sama na akong magtiis sa sama na ugali mo! Ingrata ka? Matapos kitang kupkupin, ito ang gagantin sa akin. Lahat ng ginawa ko dito, pinagtrabahuhan ko! Kaya wala akong putang na loob sa'yo. Sumusuko na ako sa'yo. Alam mo, di kita magkasiyan, ha? Sige! Sige! Isip ka talaga! Wala ka, ha? Ay! Dahan-dahan lang po. Aloha. Lloyd, ano nangyayari? Ang lola niyo po, asa kasi Ma'am Aida, nag-aaway sa restaurant. Ha? Tara mo! Ha? Sige! Sobra ka na! Sumuha ng kanin ka! Nay! 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 Huwag niyo sasaktan ang nanay ko! Darlene! Anong iyakang babae ka? Limang-alita ang mag-inang yan! Hoy! Hindi po kit matanda ka, hindi kita papatulan, ha? Hayop ka! Pwede ba, Jerome? Can you please take your warfreak mom out of here? Bakit hindi yan lola mo ang pagsabihan mo? Dahil siya naman ang punot doon ng lahat ng to. Siya ang sumasabotahe sa restaurant ko! Eh, teka lang! Eh, baka naman kasi hindi talaga masarap yung luto mo! Ganyan ba talaga ang tingin mo, Darlene? Magsilayas kayo dito. Ikaw at ang anak-anakan mong mga linta. Layas! Hindi ka talaga tumitigil lang. Gusto mo talaga baka! Nay! Sige! Nay! Baka hindi nyo alam kung ano hawak ko laban sa inyo! Nay, anong pinagsasabi mo? Lumayas na dito, ingrata! Girl! Girl! Wala kang utang na loob. Tatandaan mo to, Aida, ha? Tama na yan sa akin! Itigil na yan! Tama na! Itigil na pala yan siya! Girl, di ba pinagpapayan? Tama na! Itama ka! Ang dami! Mama, okay. Calm down. Nasaktan ako. Grabe ko. Anong ginawa sa akin? Pinugbog ako? Excuse me. Entertain our guests. What was that? Nakita niyo na kung ano ang ginawa sa akin ng ingratang yan? Matapos kong kupkupin, palamunin itong igaganti sa akin. Sana nung namatay ang daddy mo at ibinilin sa akin, naalagaan at kupkupin niya babaeng yan, hindi ko sinunod. Hinayaan ko magpakalat-kalat sakali. Nakita mong ginawa sa akin? At ikaw,
Yung lalaking pinagmamalaki mo, nakita mo kung paano ko bastosin? Sa loob ng resort ko sa pagbumukha ko? Yan ba pinagmamalaki mo? Mama, relax. Wala na sila rito. Dapat lang! At ano ba yung pinagmamalaki ng Aida na yan? Na may pinangahawakan siya sa pamilya ko? Mama, baka naman nasabi lang yan kasi galit. Ikaw! Ikaw ang madalas na kausap ng babaeng yan! Ano mga sinasabi mo tungkol sa pamilya ko? Ha? Wala, Mama. Wala ko sinasabi. Magmula ngayon, ni isa sa inyo ayoko makikipagkita o makikipag-usap sa Aida at Jerome na yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Nay, pwede naman mo kayo dito tumira kasama ko eh. Mas mabuti nga yun, magkakasama tayong dalawa. Hindi na ako malulungkot. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ginawa nila yun sa atin. Pagkatapos ang lahat ng ginawa ko para sa kanila, halos magpaalila ako, Jerome. Tapos ganito na. Tama na. Tama na. Tsaka yung Darlene na yan, ha? Akala mo kung sino siya? Kung alam lang niya, mabuti na lang talaga wala na kayo nun, eh. Siguro naman ngayon alam mo na kung ano tunay na ugali ng mga Carbonell. Jerome, hindi na tayo babalik noon. Magtulungan na lang tayong dalawa. Kaya naman natin to, di ba, anak? Di ba? Nay, bakit ho kaya hindi talaga malapit yung loob ni Ma'am Giselle tsaka Darlene sa isa't isa? Eh, mabait naman si Ma'am Giselle. Si Darlene din naman, mabait din naman siya. Pero na nga lang kapag nagagalit. Hindi ko rin alam, anak. Ayoko rin naman magtanong kay Giselle, baka hindi pa siya handang magsalita. Alam mo kasi, anak, minsan, parang kilalang kilala ko si Giselle dahil sa siya nga ang dati kong best friend na si Rodora. Pero minsan, parang ibang tao pa rin siya. Siguro po kasi, matagal po kayong hindi nakikita. Pero ngayon na nagkakapalagayan ulit kayo ng loob, madali na para sa inyo na kilalanin ulit yung isa't isa, di ba? Tama ka dyan, anak. Pero alam mo, hindi ko kaya yung buhay ni Giselle. Masadyos ang maraming sekreto sa kanyang asawa, pati na rin sa kanyang pamilya. Mahirap yung ganun. Pero sa isang banda, hindi mo rin siya masisisi. Kailangan niya talagang gawin yon dahil sa bakulaw talaga yung si Madam Charito. Napakasama ng ugali niya. Aida naman eh. Hindi mo naman kasi dapat ginawa yun. Hindi mo na dapat inaway pa si Mama. Tignan mo tuloy kung ano nangyari sa'yo. Sobrang na kasi si Tita Charito eh. Diyosan naman, alam mo naman, kung ako lang aapihin niya, okay lang. Kaya ko naman tiisin eh. Huwag lang si Jerome. Ayun, talaga kinaya. Naiintindihan kita, pero paano ka na ngayon? Kaya nga ako nakipagkita sa'yo. Dahil wala na ako sa resort, kailangan ko ng pera. Yung sapat para makapagsimula ako ulit. Pera na naman. Eh, di ba kakabigay ko lang ng pera sa'yo para dun sa tinayong negosyo ni Jerome? Alam ko. Eh, pero hindi ko may inaasahan na mangyari yun eh. Giselle, huli na to. Sige na. Sige, sige. Magkano ba kailangan mo? 10 milyon. 10 milyon? Marilyn! Uy! Harry! May binusok sa'yo. May tumawag doon sa opisina namin.
Meron daw dito sa taong hinahanap nyo. Ay, naku, Harry, maraming salamat, ha. Pero nahanap na kasi namin ni Inay yung nawawala niya ang kaibigan, eh. Init! Oy! Oh, Jessie! Marilyn! Oh! Si Harry ba doon? Ako, ba't dito kayo nagliligawan? Doon tayo sa loob. Oh, Jessie, hindi kami nagliligawan. Jesus! Oh, eh, ba't hindi mo pinapatuloy yung bisita? Halika, may dala akong turun. Halika, magmerienda tayo doon sa loob. Halika na. Sige po. Pinapatuloy. Marilyn, saan mo nga pala nahanap yung dating kaibigan ng nanay mo? Andiyan lang pala siya sa tabi-tabi. Tara, pasok tayo. Ika! Tuloy ka! 10 milyon? Diyos ko naman, Aida! Ang laki naman nun! Tsaka wow, ah! Makahingi ka, akala mo meron kang patago. Giselle, higit pa dun yung halaga ng sikretong tinago ko para sa'yo. Puro ka talaga sumbat, no? Hindi ako pwede maglabas ng ganang kalaking halaga, Aida. Hindi ko na problema yun. Pagkatapos ito, wala ka na mababaltaan tungkol sa akin. Hindi mo na makikita. Hindi mo ako naiintindihan, eh. Kapag ginawa ko yun, makakahalata si Mama at makakahalata si Sigi. Mara, Mikay, I am bored. Gusto ko ilipat lahat ito. Lahat? Dito. Dito. Tapos ito, dito. Now, Mama, kumukuha ka ba ng pera dito sa contingency fund natin? And why will I do that? Kaya nga tinawag na contingency fund, hindi ba? Kasi, para sa mga importanteng bagay ang pera dyan. Kasi may mga unexplained withdrawals dito, eh. Maliliit lang mga wini-withdraw, pero kapag tinotal mo, lumalabas kulang-kulang 1 million. Hindi ginamit sa spa? Mama, ibang account yung ginagamit sa spa. On, sino ba ang may access bukod sa ating dalawa ng pera na nandyan, Aber? Si Giselle. There you have it, ladies and gentlemen. Antagal! Now! Opo, opo, opo. Bilisan mo. Asan ba si Tessie? Wala po, nag-day off. Aida, I'm sorry, pero there's no way na mailalabas ko yung pera na yun na hindi mahahalata ni Ziggy. Hindi ko talaga makakawa. Gawan mo ng paraan. 10 million, Giselle. Yung dati mo mahal, eh, humanap ka ng bagong mahal. At si Harry na yan. Parang Maria, alam niya na ikaw ay walang kagusto-gusto sa kanya, samantalang siya ay patay na patay sa'yo. Wala yun. Crush lang yun. Saka isa pa, meron na akong maliligaw ngayon. Si Harry. Si Aida, nagawa niya sa'yo yun. Akala ko pa naman, mabait na tao yun. Yung nababaliw na ba sila para bigyan ka sa 10 million? Basta gagawin nila yun kung ayaw niyang ilabas kong pinakiingat-ingatan niyang sekreto. Nakapapansin ko lang na basta doon yata kayong malapit ng asawa. Hindi tipo ni Giselle ang magusto kong babae. Ayoko sa babae yung misteryosa. Siguro pag sinabi mo yung totoo, baka mas okay dahil wala nang hawak sa'yo si Aida, di ba? Anong pera? May nawawalang pera sa contingency fund ng resort. Nasaan ang pera?